Kaugnay na binabante ang ating low pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility at bagyo sa labas ng PAR ngayong umaga, makakapanayam natin live si Ms. Veronica Torres, weather specialist mula sa PAGASA. Ms. Veronica, good morning po. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ms. Veronica, ano po ang chance ang maging bagyo nung binabantayan nating low pressure area na nasa may West Philippine Sea? Opo, yung low pressure area naman na nasa may west-northwest ng Coron, Palawan ay unlikely na maging isang ganap na bagyo. Yung kasalukuyang pwesto po ba ng low pressure area, maaari po bang palakasin po nito yung hanging habagat? Po, sa ngayon kasi hindi na natin nakikita yung mga tuloy-tuloy na epekto ng habagat sa atin at posibleng papunta na tayo sa transition period. Ms. Veronica, masasabi po ba natin na naka-monsoon break po tayo ngayon? Tama po, naka-monsoon break po tayo and then papuntang transition period, sir. Gano'n naman po kataas yung tsansa ng tropical depression sa Pacific Ocean na pumasok po sa PAR? Yung bagyo sa labas or tropical depression sa labas ng PAR ay mababa pa rin yung tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat po at magandang umaga, Ms. Veronica Torres, Weather Specialist ng PAGASA. Salamat po. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.